Madam Grace. Kasi, let's start with Grace po kasi marami pong nagko-quote sa akin dun sa isang post ng mga possible cases na maaaring i-file kay Madam Grace, kay Senator po. Please take note na dun sa pag-post namin, hindi ko po nilagay na liable na siya ngayon pa lang. Ang sinasabi natin dun sa post ay kung ano yung mga evidence na kailangan para makasuhan siya, ano yung mga elements na kailangan patunayan ng prosecution kung sakasakali na siya ay kakasuhan. Mag-umpisa po tayo dun sa constitutional provision na nagsasabing hindi maaaring magkaroon siya ng conflict of interest over matters that are being heard in the Senate, lalo-lalo na kapag gagawa siya ng batas. Magandang umaga po. Magandang tanghali, actually. So, ang constitutional provision, hindi siya necessarily immediately ma-enforce or ma-apply. So, kailangan ng enacting legislation. So, may dalawa pong batas na naaangkop dito. Ang Code of Ethics of Public Officers at saka ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dito po sa dalawang batas na ito, maaari po siyang pumatak at maaaring makasuhan. But wait, sinabi ko ba na ngayon pa lang pwede na siyang kasuhan? Kasi daw umamin siya na meron siyang conflict of interest in the sense na meron po siyang mayroon siyang shares of stock in ABS-CBN. Pero ano pa lang ba ang nagawa ni Madam Grace? Nag-hold po siya ng hearing doon sa Senado at ang hearing na yon ay supposedly para dinggin na yung proposal o yung franchise ng ABS-CBN. Kung ito ay investigative hearing lang, kunwari, investigation in aid of legislation, wala po siyang kaso. Kahit po meron siyang shares of stock dun sa iniimbestigahan, wala pa naman po kasing desisyon na ginagawa ukol dun sa pagdinig ng kaso. Pangalawa, papasok na ba siya dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka sa Code of Ethics? Sa ngayon, wala pa. Kasi po, ang conflict of interest ay magiging malinaw kung either stockholder siya o kumikita siya doon sa korporasyon na yon at tumulong siya o bumoto siya gumawa ng batas na magpapabor doon sa kumpanya kung saan kumikita pa rin siya up to now or meron siyang shares of stock and therefore meron siyang interest. Kaya nga po nagiging conflict of interest ay dahil naging bahagi siya dun sa decision-making process para paboran yung isang kumpanya na iyon. So in this case, wala pa pong batas, wala pa pong pinagbubutohan, wala pa pong ganong klaseng action on her part. Therefore, it is all still right now hypothetical. So kapag ginawa niya po yun, and then saka natin pwede pag-usapan yung posible na pwede na siyang kasuhan. Sa ngayon, wala pa pong batas. Ngayon, ang sinasabi dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, you don't even have to vote in favor. Pwede kang mag-abstain, pwede kang umalis ng kwarto, but you will still be liable under the anti-graft law. Ngayon, kung matuloy po yung prangkisa, then in that instance, magiging ripe na po para dun sa kaso against her. Okay? So, hindi ko sinasabing right now, kahit na umamin siya na meron siyang financial interest doon sa ABS-CBN, ay maaari na po siyang kasuhan. Hindi pa po. Right now, iniintay natin kung magkakaroon ng batas. At dun sa pagdinig niya, anong klaseng hearing yon? Kung yon ay in aid of legislation lang, then malabong mapatunayan yung conflict. However, kung yung pagdinig na yon ay for the purpose na nga na ipasa yung franchise at magkakaroon na ng batuhan, then in that instance, pwede na pong magiging ripe na po yung possibility na pwede na siyang imbestigahan at kasuhan for conflict of interest and violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. However, kung dun lang siya papatak sa RA, sa Republic Act on on the Code of Ethics of Public Officers, this is administrative in nature. So kapag administrative, kahit dinggin pa yan ng ating Office of the Ombudsman, papadala yung notice or yung decision doon sa Senado at ang Senado po ang mag-i-enforce noon. Ibig sabihin, katulad ng nakita natin doon sa kaso ni Senator Villanueva, na meron siyang kaso na dinidismiss na po siya doon sa civil service,
at i-disqualify siya. Anong ginawa? Yung decision po ay finorward dun sa Committee on Ethics para ito ay dinggin. Kapag nadinig na ng Committee on Ethics, magboboto po ang buong Senado or the Ethics Committee sitting as a whole, which means the whole Senate. Then, kailangan pagbutohan pa nila kung matatanggal nga sa serbisyo, sa civil service, si Senator Gatchalian. Narinig na po ba natin na inaksyon na nito? Wala pa rin po hanggang ngayon. Pero tandaan po natin, yung desisyon na yon ay ukol dun sa kanyang paghawak ng ibang government agency bago po siya naging senador. So that is, it is possible na yun yung dahilan kung bakit hindi siya kinakasuhan sa Ethics Committee. Ito ay dahil hindi po siya kinasuhan as a senator but as a former appointed official. Ngayon, kung in the case of senator po, assuming nakasuhan siya, she will be sued as a senator, and in which case yung Senate Ethics Committee will have to hear the case right away kapag nagawan po ng decision yan sa ibang government agency such as the Ombudsman. Okay? So hindi natin sinasabi na right now may liability na po si Madam Grace, si Senator Grace, kaya nga po hanggang ngayon wala pa rin kaso kasi nga po wala pa yung bill, wala pa yung law. In fact, wala pa dapat sa Senado because all private bills emanate from the House. And although pwedeng gumawa ng Senate version yung kanila, yung bill on the franchise, kailangan pa rin mauna yung pagsumite ng House at itatrato yung bill ng Senado as a proposal to amend the House version of the bill. So even if the Senate comes up with their own version of the bill, kung wala pang bill yung House, dead ma lang yan. Diba? Hindi natin siya papansinin, effect. Okay? Tingnan natin po yung mga tanong ninyo ukol kay Madam Grace so that we can go to the main topic for today's live, yung pong Anti-Terrorism Act na bago under the andun sa proposed Anti-Terrorism Act na ngayon po ay nakapasa na on third reading doon sa Senado. Apps, patayin lang natin yung volume. Baka mabigla ako. So, okay. Double checking lang po yung mga questions ninyo. Puro po bati pa so far. Magandang umaga sa lahat ng, magandang tanghali sa lahat po na nagsusubaybay ngayong araw na ito. Sabi ni Ma'am Evelyn, taguman tangara. So, kahit pala mapagbigyan ng EBS na pabwal dahil sa hearing na yon, ay mga ngahulugang may liability si Madam Grace. Well, it will depend on what we can prove. Ha? Kaya sa ngayon, titignan natin kung ano yung nature ng kanyang conflict, how much is she, anong klaseng financial interest ito. So kung lalo na kung malaki ang shares of stock niya, then magiging very obvious yung kanyang liability. Pero kung let's say minimal yung shares niya, then we will see, we will have to look at the other financial interests. Halimbawa, meron po ba siyang natatanggap na royalties dun sa Ang Probinsyano and other programs that are possibly airing on ABS-CBN. So, these are the things that need to be proven bago susugod ng kaso dito kay Madam Grace. Okay? So, hinay-hinay. Pag sinasabi ninyong, ang dami kasing nagtatanong, ngayon na inamin ni Madam Grace, pwede na ba siyang kasuhan? Hindi pa po. Hintayin natin na pumasa yung batas. Which is why, bunging pa siya. She's not worried about it because hindi pa po nag-a-attach yung liability. Okay? Nahihinay dun sa kay Madam Grace. Titignan ko pa po yan. Sabi ni Lloyd Castañares, sana naman magawa ng paraan para matanggal na sa Senado at ma-disqualify na siya perpetually sa gobyerno. In this case kasi, ayoko talaga munang pumanig because it would depend on ano yung makikita nating ebidensya. Let the evidence speak for itself. Alam mo kung galit tayo kay Madam Grace, ako din nairita ako. Bakit kayo naghihiring gayong wala pa namang House Bill? At the same time, wala naman din nagkakaso sa kanila for doing that. So, we follow the evidence. Sabi ni Ma'am Annie, in short, the Senate hearing was a complete waste of taxpayers' money. I agree. Sana yung iba ninyong comments. Magandang tanghali. Sabi ni David Halyorina, I watched the interview of Poe with Karen Davila and she said that the Constitution is not cast in stone. It's very furious. Actually, what she meant is that the Supreme Court can interpret the provisions of the Constitution in accordance with a specific case that is brought before it. So, kunwari,
dalhin sa Korte Suprema, oh, itong si Grace po may conflict of interest, maaaring i-interpret ng Korte Suprema kung ano exactly yung ibig sabihin ng conflict of interest at kung mag-a-apply ba ito dito sa specific facts na tungkol kay Madam Grace. Okay? So, yun po yung ano. So, it isn't that she was wrong. It was just that imprecise yung language niya na it's not cast in stone. Well, what we have is the Constitution. It is cast in stone, but the meanings to that, it is the power of the Supreme Court to interpret what the law means, and that includes interpreting what the Constitution is actually saying and what it is saying for these modern times or in accordance with the case that is filed before it. Okay? Intindihan niyo yan, ha? Nang i-interpret yan ng Korte Suprema kung naaayon yan dun sa kasong inihain sa kanya, dun sa facts na inihain sa kanya, at sa anong interpretasyon ang kailangan ibasa natin dun sa ating saligang batas, kung maaangkop yan at kung paano siya maaangkop dun sa kaso na iniharap sa kanya. Okay? Sabi ni Aladim, wasting lang po sa budget, ang daming pwedeng i-discuss sa Senate yung pang ABS-CBN. Yun nga po, yung nakakapagtaka. Kasi maraming iba, halimbawa, yung si Tira, hindi pa po na dapat lumabas na po. Lumabas na po siya on second reading dun sa committee ni Senator Pia Cayetano. Pero yun ang dapat maaaring madaliin nila dahil sinertify na urgent ng ating Pangulo. Yun po ang hindi po dinidiscuss right now ng ating Senado at mukhang abalang-abala po sila sa ABS-CBN. Alam naman po natin na halos lahat sila may tila conflict of interest dahil kailangan nila ang ganitong klase kalaking media company kapag sila ay tatakbo for a national office. Maging Senado ba yan, Vice President or President? Diba? Sabi ni Viv Gax, ayon sa interview ni po kay Karen Davila, sabi niya allowed siyang gumawa, not in aid of legislation. Kaso, yun nga lang, ang mga inimbitahan na tao ay puro biased. Sana inimbitahan yung mga totoong na biktima ng ABS at yung mga na-force mag-retire at resign. Agree din naman po ako doon. So, nakikita natin na hindi talaga siya exactly, how do you call this, objective dun sa hearings in aid of legislation. What we can do though is, hindi po natatapos sa isang hearing yung pagkakonsulta. Kasi ang mga hearings in aid of legislation, pagkakonsulta yan dun sa mga how the laws are being implemented now at ano ang kailangan baguhin dito sa batas. So, ano yung lumabas doon? May mga ginawa ang ABS-CBN, pero hindi siya angkop dun sa nakahain na kaso dun sa Korte Suprema. Naaangkop ba siya para i-review yung current na prangkisa nila? In some instances, yes. Siguro, ang pinakamaliwanag dito, at least para sa ating mga nanonood, ay hindi ba dapat isama na rin doon sa prangkisa na kailangan sumusunod sila sa batas, lalong-lalo na sa National Labor Code at sa iba pang mga batas na hindi necessarily in relation to their transmittals or to their transmissions or to communications. Pero napapasok doon sa kanilang mga operasyon. Halimbawa, kailangan, pwede naman natin, pwede i-impose ng Kongreso na kailangan at least 60%, 80% ay regularized ang kanilang mga employees para hindi po sila gumagaya ng pandaraya sa batas na iikutan nila kahit yung mga indispensable functions na necessary for communications ay ginagawa nilang contracted service yung mga empleyado nila. Pandaraya po yon dun sa labor code. So, yung iba, ang sabi ni Ma'am Annie, alam naman po natin na biased ang ABS. Biased sila for ABS-CBN. Yun na nga. So, this is also another gap dun sa ating batas na kailangan natin i-address. Paano po ba natin ililimita ang mga self-interest ng ating mga mambabatas para hindi nila nadadala dun sa Kongreso at saka sa Senado yung kanilang mga interest para hindi sila po nagkakaroon para hindi sila nandadaya. Nagkakaroon sila ng mga hearings para dun sa mga may particular sila na interest pero hindi talaga interest ng taong bayan na ipasa. Halimbawa, yun nga yung ulit-ulitin ko, ang sitira, kailangan na po ng ating bansa para ma-amend na po ang corporate income taxes natin. Hindi po nila dinidinig dahil may pinapanigan silang mga korporasyon na sa ngayon ay nagkakaroon pa rin ng benefits under the old law. Kapag binago po ito, magiging patas po lahat ng mga korporasyon at uulit sila ano pang gagawin nila para makalamang.
So ang ginagawa nila, nakikiusap sila dun sa ating mga legislators at ito yung tinatawag natin na paglalobby. Ang paglalobby po ay isa din pong form ng pagtutulong dun sa mga rent seekers natin. Okay. Sabi ni Michael P. Comon, mapapamura naman talaga tayo. We are all to blame. Yes, all of us here watching this for allowing this corporate greed to go unpunished. Okay? Huwag po tayong maghihikayat na mag-commit ng krimen dito sa ating mga comment section or anywhere on social media dahil masya-shutdown po yung mga accounts ninyo. So please be careful with your language. Hindi tayo manghihikayat sa mga rebellion, hindi tayo manghihikayat manakit ng ibang tao or makasakit ng ibang tao or pumatay ng ibang tao because these are illegal acts at hindi po dapat natin inilalagay yan dun sa ato o naghihikayat ng ibang tao na gumawa nito. So ingat-ingat lang po tayo sa ating wika. It doesn't mean na hindi natin mapapaalam yung galit natin, pero ano na lang, mamimili lang tayo kung ano yung sasabihin natin. Sabi ni Eddie Penemora, wala nang hearing-hearing yan. Pag lapse na ang prangkisa, apply na ulit. For the meantime, close ang station nila. Yan nga po ang opinion ni dating Chief Justice Puno at currently ang IDP ay naglabas din ng pahayag at sinasabi nilang pumapanig sila dito sa opinion ni dating Chief Justice. At ako rin, pumapanig din po ako dito because the law is the law. Maliwanag naman po doon sa dating mga desisyon ng ating Korte Suprema at doon sa ating batas. So, although allowed ang NTC magbigay ng dati ng provisional permission to operate, kailangan na po ihain sa ating hukuman ang mga ganitong klaseng permiso kung nababatay po siya sa batas. Ngayon, bakit nag-issue ng opinion si dating si currently Secretary of Justice Maynard Guevara? Ang concern ni Secretary Guevara ay hindi lang ang ABS, kung hindi pati ang mga maliliit na stasyon, maliliit na broadcast companies na kapag naghain sila ng prangkisa, na humingi sila ng prangkisa sa Kongreso, hindi sila basta mapapabayaan at mapapilitan mag-close ng operations dahil hindi pa tapos ang pagdidinig ng Kongreso. Alam niyo naman po ang ating Kongreso, minsan ang feeling nila wala silang deadline at wala sila care kung mawala ng trabaho, mawala ng pera yung mga maliliit na broadcast companies or media companies. So, ang hinahabol ni Secretary Maynard Guevara dito ay yung patas na laban. Because if we disallow it for ABS-CBN, maaapektuhan din po yung mga maliliit na broadcast companies na who will not be able to take the losses that ABS-CBN can. Diba? So kailangan din po natin na baguhin at i-review na po yung pagbibigay ng prangkisa at yung power ng Kongreso na to act within a certain period of time para hindi po nadadamage yung mga private companies na umaasa dito sa ganitong klaseng prangkisa at para meron na rin po silang warning kung kailangan na po nilang magsara. Yung mga ganitong klaseng notice ay makakatulong para patas-patas yung laban dito sa broadcasting. Hindi ba napag-usapan natin dito sa Luminous na kapag masyadong malakas ang isang media company, yung boses lang po nilang naririnig at yun ang napapalaganap to the detriment not only of the other broadcasters but also to the general public. The more opinions are heard, the better. Kaya nga sinasabi natin kahit dito sa social media, ayaw natin na nag-take down ng accounts unless they commit a crime. Ang mga crimes, libel, false publications, inciting to sedition, inciting to rebellion, and other crimes that are listed in the revised penal code and other criminal laws. So, yun po yung mga limitations lang. We don't like to take out accounts because, as we say, the more opinions, the better. Then we should apply the same principle po dito sa ating mga broadcast companies. ABS-CBN should not be excluded. Dapat, the more voices, the better. Tinatanong ni Zider Fladi Victoria, nasagot ba yung tanong kung Pinoy citizen nga ba si Gabby Lopez at si Grace Paul? Hindi ba talaga sila US citizen or baka dual citizen na sila? In the case of Grace Paul, meron tayong tinatawag na res judicata, nag-rule na po ang ating Korte Suprema and that is the decision that will prevail unless the circumstances become different in the sense na we find new evidence to the contrary. Hindi po pwedeng balikan yung kaso o i-overturn yung kaso na yon unless there is a really compelling reason to do so. And in this case, there is no
compelling reason to do so other than galit kayo sa kanya. Well, inis din ako, but kumbaga, huwag natin personalin. Okay? Second, Gabby Lopez. Is it material to this case? At the time, supposedly, that he acquired shares, hindi po siya daw Filipino citizen or he was an American citizen, but it will depend on the circumstances of the case. And para sa akin, kulang po yung mga facts dito. When exactly did he acquire? Was he a full American citizen or was he a Filipino citizen? Was he under 21? Because at 21, you're required to choose. Yun yung lumang batas or yun yung lumang rule. Not sa US, ganun po yun. Nung in-enact po ang Dual Citizenship Act, the moment you become a dual citizen, it's not an acquisition or reacquisition of citizenship. Ang sabi ng ating Korte Suprema, kung kunwari you lose your citizenship dahil nag-immigrate ka at nagpa-naturalized citizen ka sa ibang bansa, under the Dual Citizenship Act, because you were born a Filipino citizen, then you can apply for dual citizenship. Kapag naging dual citizen ka, it is merely a recognition na dati ka pang Filipino citizen but due to certain reasons had to give it up, had to remove that recognition in order to apply for citizenship in another country. Kung ganito po at tuloy pa rin po yung ganyang reasoning ng ating Korte Suprema, the immaterial po yung citizenship ni Gabby Lopez when it pertains to his shares of stock. Kasi nga, pag the moment he became a dual citizen, then it is a recognition that he has always been a Filipino citizen. Hindi ko po alam yung ibang mga arguments on that, kung ang argument is regardless of the Dual Citizenship Act, which came much later, then his acquisition of the shares of stock, then ang ipipenalize doon is the act of acquiring shares of stock when at the time he was not qualified to do so. So pwedeng doon na maliit lang yung window na gawin yung basihan para ipenalize ang ABS-CBN. Pero under the Dual Citizenship Act, malabo po yon because it is a recognition of Filipino citizenship. Babalik yun dun sa dati. It's not retroactive, ha? Kasi ang ibig sabihin ng retroactive, you lost your citizenship and then you reacquired it. Tapos, yung reacquisition mo goes back to the beginning. No, that's not how it works. It is a recognition that you were a Filipino citizen from the start. Okay? Kapag ganun po yung reasoning, then even at the time that he acquired the shares of stock, he was a Filipino citizen except administratively, his papers didn't reflect that because he needed the U.S. citizenship at the time. Okay? Okay na ba tayo dun sa ABS-CBN? You can't get it out of your system, ano? I want to talk about the Anti-Terrorism Act, but let's see if you still have questions. Okay? Sabi ni Joe Lacandola, huwag silang mag-ampo ng mga politiko, kaya mas nauuna pang tutukan ang problema ng ABS-CBN kaysa sa mga problema sa gobyerno. I don't think this has anything to do with adoption. So, sabi ni Phil Ramos, Mikosa, marami po kami natututunan sa inyo. Ay, maraming salamat po. Sabi ni Julia Gunter, dapat mag-divest ang mga elected officials. Kasi their decisions can be affected whether directly or indirectly. Choice nilang tumakbo, di ba? So, dapat siguraduhin nila na ang first priority nila is for the good of the people. Yes, ideally, dapat nagda-divest sila. So, i-double check rin po natin yung requirement ng ganun. Otherwise, we have to look at her sal-in. Kung hindi ni-clear niya yon, kung hindi niya na-declare, then meron tayong problema with her in the sense that there's a perjurious statement there kung hindi niya na-declare. Yung interest niya in the sense that she still has shares of stock in ABS-CBN. Sabi ni Michael P. Comon, yeah, saying to kill someone is more punishable than actual... Oh, come on. Seriously? You don't argue that. What we're saying is that there are limitations. The freedom of speech is not absolute and there are limitations to it. If you're also in a private space such as Facebook, then the owners of the space can impose that limitation regardless of how much you believe in your freedom of speech. You can exercise it elsewhere. In a private space, the private owners will have a say in what you can and cannot say. Sabi ni Jennifer Kondo, shout out po sa Icon Clinic. Thank you, Dr. Eric Yapuanco, for maintaining the freshness of our beauty. Ma'am Jennifer, maraming salamat po. Nahiya naman ako bigla. Sabi ni Thelma Canton Fernandez, yung pera ni PRRD na higit 2 million, pwede sigurong pag
hati-hatian ng mga nasa rank and file na employees at going regular yung mga matagal ng contractual at sa foundations outside of ABS-CBN. Ang usapan po ng presidente is that ABS-CBN should donate it to a charitable institution. Magko-coordinate na lang po sila kung anong institution yon na gusto ni Pangulo. Sabi ni Alan Atienza Garapal, ngan si po mag-divest po dapat ng interest. Sabi ni Estelito Vera Cruz, ang dual citizen po ba ay considered 100% Filipino? Opo, wala na pong percentages. Filipino ka for all intents and purposes. You can exercise your political rights, which means you can vote and you can own property here in the Philippines. Ano pa ba? Sabi ni Ron Villaluna, sabi ng NTC, wala na violation in here now. Good afternoon. Okay, ganito po yon. Sabi ng NTC, ABS-CBN, you cannot use this pay TV scheme and ask for money until there are guidelines issued. So, ganito yon ha. Ang sabi ng NTC, you can, provided you wait for the guidelines. ABS-CBN stopped at you can, sabi nila, ah, we can pala, o go sila. So, ang sinasabi nila, they had permission and they had a go signal, but what they're not saying is that that go signal came with a condition and that condition was to wait for the implementing guidelines. Yun po ang tinatawag na quibbling. Diba? So, it's not exactly true what they were saying. The NTC was also saying, yeah, we gave them a permit, but we had a condition to that permit. Siyempre, natatakot sila because at the time of the hearing, maliwanag yung pagpapanig dun sa ABS-CBN. So, if he made the mistake, si Attorney Cordova, if he'd made the mistake in what he was going to say, tiyak yan, baka mangyari sa kanya yung nangyari dun sa GCTA law. Diba? Na yung mga nagsabi ng totoo ng mga opisyales, yun, mga puro humaharap ng kaso ngayon, yung isa patay pa. Sabi ni Henry C., on March 10 na po ba magre-release ng statement ng Supreme Court regarding gag order kaysabay ng decision sa COA? Anto, may oral argument pa po ba? Ganito po yun. Ang first issue na nakahain sa ating call to Suprema, yung pinakauna dahil they have to take cognizance of the petition, ay kung bibigyan nila ng due course itong kaso na ito. Ibig sabihin, kikilalanin ng Supreme Court, first, na meron silang jurisdiction over the case, and two, that there is an actual case or controversy. So, kung wala po yun, then ang gagawin ng Korte Suprema ay i-dismiss yan. Ang pangalawang issue ay tungkol dun sa gag order. Kung mag-i-issue nga sila ng gag order, then they will take cognizance of the case and then order the parties, or even without taking cognizance of the case, they can order the parties to shut the F up habang nililitis po yung kaso. Kaya nga po nagpa-hearing si Madam Grace is worried siya na baka mag-issue ng gag order ang Korte Suprema. And so nag-hearing na po siya para marinig kagad yung panig ng ABS-CBN. I think yun po yung naging purpose nung hearing, para marinig yung panig ng ABS-CBN, dahil po talong-talo po sila sa social media. Sabi ni Ma'am Gloria Santos, pag nag-i-explain ako sa mga kaibigan tungkol sa ABS-CBN at COWARAN, ito napapahanga sila. Sabi ko, makinig kayo ng karambola at ng bayan. Sa DWIZ, ang gagaling nila mag-i-explain, tiyak, tatalino din kayo. Maraming salamat po, Madam. Sabi ni Georgie Corbillon, could the acquisition of Gabby's dual citizenship been influenced by status and family connections in the Senate and other branch of government that has power to grant his dual citizenship? No, I don't think so. Kasi maliwanag po dun sa dual citizenship law kung ano yung mga requirements. Unang-una, yung birth certificate lang ipapakita niya. Nakikita na po na he was born of Filipino parents and therefore can acquire his citizenship. At the time, both his parents were Filipino citizens. And if I'm not mistaken, I'm not sure kung ang citizenship niya ay acquired by immigration status, by moving to the United States and applying for citizenship there. So, madali po yung requirements ng citizenship, actually, ng dual citizenship. So, hindi po yan, actually, it's ministerial on the part of the embassy officials, the consulate, kung dun siya nag-apply, or dito sa DFA, sa immigrations, kung a-applyan mo, as long as you have all the requisites and none of the disqualifications, then you will be able to get recognition of your dual citizenship. Sabi ni Eri Morosawa, pasensya na po, hindi ako makapagtanong, kabubukas ko pa lang po ng topic. Okay? Sige po, pwede na po ba tayong lumipat sa